Magandang umaga mga kasibuyas. Ngayon titestingin natin ang gamot na ginawa ni Emma Agustin. Arturo del Agustin. Mampatay sa laganap ngayon na arabas. Arabas ba yun, mama? Army worm. Ayun, kwan. Ayan yung army worm na kinuha sa sibuyasan. So, kunin mo yung tiles na yun. Ay, see. Kunin mo yung tiles at para makita nila na buhay siyang ilalagay. Dito mo ipatong. Sige ah. Yeah. Ayan, buhay na buhay po sila. Ito'y sibuyas, dahon ng sibuyas na inubos nila, pati mga itlog. Yung mga itlog din sila. Ay tayo ba yan? Ito ba yung itlog? Grabe ah. Oh, yan ang nagpapahirap ngayon ng buhay ng mga onion farmer. Nandito sila sa loob. Oh, hoy, ipakita mo. Teka mga huwag kang malikot. Ito, hilalagay natin sila. Kasama na rin natin ito. Dami pa lang itlog. Hindi, itlog matake, antake. Hindi, yung mga itlog yung loob ng halaman. Oh, buhay siya ah. Buhay. Pakita mo na yung nag-gagalaw. Oo, naita nilang gumagalaw. Ayun, oh, kitang-kita. Ika, ipopokus ko ma. So, get it. Mga ilang segundo, titignan ang gagalaw. Huwag ka malikot, maipopokus ma. Kalikot naman. Ayun, oh, gumagalaw. Buhay pa kasi kinuha nga, nanginginain niya din sila. Ayun, naita nang gumagalaw. Ayan natin dito. Ayun. Parang ayun. Kulang yung gamot. Aho na. Aho na natin. So, aho na natin. Ayan. Ayan. Aho na natin. Tingnan natin kung hanggang ilang minuto ang buhay ng mga walang yang yan. Masigla pa din sila. Pero after some time siguro mamamatay din sila. Dapat mamamatay sila. Test sila sila. Ayun o. Mabagal na yung paggalaw nila. Kanina malikot na malikot. Eh, titignan natin. May isa pang malikot. Oo, oh, naita nyo. Lak, galing! Patay agad. La? Hindi, dati ako nga. Ito patay na lang isa. Agad. Yung isa na lang ang isa ano. Isa na lang yung natitira. Oh. Tapos, minutuhan mo kung ilan. Baka mabuhay naman yan. Baka kunwari parang zombie. Baka naman pinag-style tayo natin. Lang yan. Na kunwari, patay-patay sila. Mamaya gagalaw naman na pala. Hindi ah. Kailan pa makita ng mga manonood na yung haharangan ng ayan. Ay no, mamabukas mo yung malikot kanina. Ano, organic pesticide ay nakakapatay ng ganitong klase ng harmful insect. Insect ba yan? Insect yan. Insecto yan eh. Hindi, alang hayop yan. Hayop yan. Charit. Hindi. Insect yan. Mga pest. Bulate. Sa mga alagang panin. Ano, namatay na yung malikot to. Mama, ialis mo nga kasi yung ano na yan, daon na yan. Eh, andun niya siya sa loob ng daon. Hindi. To? Ito. Yun yung malikot kanina. Oh, di ba? Wala na. Patay na siya. Hindi na siya naglikot. Ganyan siya ka-epektibo. Eh, pero bantayan so, pa rin natin. So, titignan lang natin kung baka naman natulog lang sila eh. Nakakahiya naman ako. Tigok na siya. Bantayan pa rin natin. So, mga kaibigan. Daddy, lang yun. Pwede nyo po itong i-apply sa inyong mga alagang pananim. Alagang pananim na yun. Siyempre, naalagaan na nila. Mga pananim. Sibuyas na pananim. Kaya lang po, nag-uumpisa pa lang po ako. So, sample pa lang. So, marami pang test. Pero nakita ko po na aprobado siya. So, gusto ko pong i-recommenda ito sa inyo. Hindi lamang po para makatulong, kundi para po masawatan na rin po yung pinoproblema po natin sa ayun, meron pa pong natira. Pero ang kagandahan po nito, 90% nung mga peste ay natigo. Natatamaan. So, try nyo po mga kaibigan. Hindi gaano yata na ano yun kasi nasa loob mawawala, siya ng lalagyan. Wala naman pong mawawala kasi hintayin mo na lang mamatay. Hindi naman po harmful ito sa ating kalikasan dahil kon po siya organic. Yun o, may mga, yung galing sa loob ng yung mga buhay pa, yung mismong galing sa loob nung dahon. Kasi syempre, nakaharangan. Pag in-spray mo, naharan. Kaya kailangan, make it sure na ma-sprayhan po lahat.
Ayun no, pagkapunta niya sa tubig, pero namatay agad. Pero pagkapunta po niya dun sa labas na na-expose sa gamot, namatay agad siya. Tigot din po siya. Nakikita ang kita sa camera. Sige, okay na anak. Hindi, bantayan pa natin mga 10 minutes siguro yung 10 video. Minutes. So, ngayon, ang oras ay, ano? Anong oras na? Ito nung ulang oras ha? 9:38. 9:38? 8. 8. So, mga 9:50. No, para may 10 minutes pa. So, hindi pa po naorasan. Hindi pa po ganong naorasan. Minuto lang halos, tigok. Ganon po siya ka-visa at ka-aprobado. So, try po natin. Daan naman po mawawala. Okay na. Okay na. Patay na. Ito po yung pinagkakaabalan ko kaya di po ako makagawa ng assignment. At hindi rin po makagawa ng thesis ang aking ina. Hamo. Ayan. Tigok na po siya. So, bakit po natin hindi itry? Tigok. Patay na. Tigok. Oo, patay na. Eh, mas maganda sabihin yung tigok. Mas naiintindihan ng tao. Eh, nilat ko namang pinatay. Pati tlogo. Tigok. Patay. Ayun o, meron dun sa may ano. Yun nasa loob po Dade! Ng ano. Patay talaga! Nasa loob po ng ano, ng tawag doon. Nasa loob. Patay din po. Hindi, may gumalob. Itanggal mo sa loob mama. Yan, titignan natin. Ibitak natin. Hindi kasi yung talagang mabubuhay sila kasi hindi ayan. Naman sila naabutan ng spray ayan, eh. Ayan, ayan o. Sa pang-test ulit. Sa pang-test, nabuhay siya. Pakita mo, anak, i-focus mo. Buhay yan kasi nasa loob siya ng ano, nasa loob siya ng dahon. Dito ayan. Kukuha tayo dun sa medium. Then, tubigan natin. Tubigan natin. So, yung tingnan natin agad kung mamamatay siya. Ang maglalagay. May kasama pa yun. May kasama pang itlog ng mga uo dyan. Kaya mo na siyang ganyan. Kasi sa sprayer, ayan, hindi naman siya mabababad ng medium. Kundi, lalagyan lang siya. So, yun, makatotohanan lang yung ipapakita natin sa tao. At ayoko din namang mag-create na kung ano-ano. Tapos hindi naman totoo. Yun o. Yan. Kung ano lang yung talaga. Kalagay mo. Yun o, namatay agad. O, patay po siya agad. Gumagalaw po siya kanina. Tigok na siya. O, yun o. Namatay yan. Din. Ano ka guling. Patay po siya agad. So, yung pong mga tinamaan kanina, dala na po. Hindi na po lumabas. Yan. No, pantayan na lang natin to. Pantayan kasi may paggalaw pa. May 10 minutes pa po tayo kanina na ayan. Tingnan po natin kung talagang mamamatay. At sana nga po, sa patuloy na pagsasaliksik at patuloy na pagnanais na makaalam pa ng iba pong mga pag-aaral tungkol sa kung paano po pupuksain ang ganitong klaseng peste na nagpapahirap sa ating mga magsasaka, kagaya ko na magsasaka ng sibuyas, palay. O yan. Galing namatay! So, sana po sa iba na gusto po na suportahan ang aking pag-aaral ng ganito, makatulong po kayo sa akin. Ang layunin lang po namin na hindi po para kumita, makatulong kundi talaga. Makatulong po sa ating kapwa magsasaka at maingat po ang kabuhayan ng ating mga magsasaka sa kanayunan. Okay, umiiyak yung mga ano eh, mga ang galing-galing kay na. Umiiyak yung mga farmers. Naawa po kasi ako doon sa mga kapwa ko po mga ano, onion farmers. Yung nararamdaman nalubi po nila, pa. Sobrang nararamdaman ko din kasi kahit po ako nagsasuffer din po ngayon sa pagsalakay ng army worm. Meron na rin po yung aking sibuyas pero hindi po ganun karami. Dahil ano, may ginagawa po namin ng paraan. So, nakakalungkot po isipin na halos inutang lang po lahat ng gamit, yung mga romat, napakamahal. Sana po mapansin ng gobyerno natin yung ganitong problema natin at hindi man po tayo bigyan ng mga ayuda, ay kundi mapansin po yung presyo. Na makita nila na halos inuutang lahat yung puhunan, lalo na po yung mga wala pong mga puhunan na mga mahihirap na magsasakang kagaya ko na halos utang lahat, eh sana po eh magkaroon po tayo ng iisang, ang tawag ganun sa ganun, yung presyo lang na lumalakad para po makatulong naman po sa amin. Kasi napakataas po ng raw materials. Gastos.
Tapos yung pagbebentahan na. Oo, tapos napakamura ng pagbebenta. Sana tapos inaatake pa ng armyworm. Ako talagang... Nakita po ito ng ating mga minamahal na mga politiko. Mga namumunod po sa gobyerno. Ako pala, pasensya na po. Bilamang po. Magandang araw po sa ating lahat.